Magandang araw mga kamami. Ngayong araw nga po, binuksan ko na po itong Tupperware na ito dahil nandito po lahat ng mga tela na aking gagawing kurtina. Gagawa nga po ako ng kurtina ngayon, natatahiin ko po. Ito po ay para sa aking mama. Shout out sa iyo, mama. Alam ko nire-request mo pa po ito noong New Year, pero ngayon ko na lang pa lang po ito tatahiin kasi alam mo naman, sobrang busy ng Juday. Kulay dilaw nga po pala or yellow, diagonal ang kanyang tela na napili or design. At ire-ready ko nga lang po itong aking mini sewing machine. Isasaksak ko po ito, yung kanyang mga pedal. At syempre, bago ko po ito tahiin, akin po muna itong susukatan by 7 feet o 84 inches. At mamarkahan para po ito po ay putulan. May nakatigit po akong medida dito sa aking munting lamesa para hindi po ako nahihirapan sa pagsusukat ng aking mga tela. Kailangan kapag naging mananahi ka, kailangan kumpleto ang iyong gamit dahil kahit maliliit na mga kagamitan yan, ay importante yan para sa amin. Ayan na nga po at sinusukatan ko na po ito by 7 feet. Akin pong mamarkahan para po pag akin pong pinutulan o ginunting ang tela, ay alam ko na po kung saan po ito guguntingin. Kung by 84 inches naman po ang ating tela o 7 feet, kailangan po ay meron po tayong additional allowance. Kaya naman po naglalagay po ako dito ng another 5 inches para po sa folding. Nagsimula po ako magtahi, dito po talaga ako nahirapan sa measurements. Kasi kung magsusukat po tayo, hindi po kailangan na exact measurements pong kukunin natin. Kailangan po may allowance po tayo lagi sa pagtatahi. Dahil po bibilangin po natin kung ilan po yung sa folding, halimbawang 1 inches sa ibaba or sa itaas, mag-a-add po tayo ng 2 inches. Ganon din po sa magkabilang gilid ng aking tela o kortina. At natapos ko na nga pong guntingin itong tela, magsisimula naman na po tayong tahiin itong aking gagawing kurtina. At inaayos ko na nga po ito, sineset up ko na nga po ang aking mini sewing machine. At siguraduhin lang po natin yung atin pong bobbin wheel or bobbin ay may laman po na sinulid para hindi po mabitin yung ating pagtatahi. Nire-ready ko na nga rin po itong aking mga rings. Ito nga po yung rings po na ginagamit ko sa paglalagay po sa aking kurtina. Kailangan po ay 8 rings per panel. Ayun, ginugunting ko nga po at kailangan po ay may allowance po rin po ito. Sinusukatan ko nga po at ang naging kalalabasan ay 2 inches ang allowance sa magkabilang gilid. At iyan na nga po ang magiging itsura, paano ko magsisimula ng pagtatahi. Ito nga po pala ang pedal sa ilalim kung paano ko po pinapagana ang aking pagtatahi at para mas madali ko pong nakokontrol. Mas madali po kasing gamitin kung gagamit po tayo ng pedal. At yan na nga po at inayos ko na nga po itong camera na ito kung paano po may papakita sa inyo ng maayos yung aking pagtatahi. Again po ako magsimula ng aking pagtatahi. Medyo makalat po talaga pag nagtatahi. Kailangan po ibaba ito bago po tayo magsimula. At nagba-back stitch din po ako para sa lock stitch. Hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat po. God bless. Magandang araw mga kamami. Narito na nga po yung aking sewing machine at ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ito ginagamit. At nabili ko nga po pala ito sa Lazada. Lalagay ko na lang po sa ibaba yung link kung saan ko po ito nabili. Ito nga po pala ang itsura ng aking mini sewing machine. Marami na rin po itong natahi mga kamami. Ilang kurtina na rin po ang natahi nito. Almost 200 curtains na nga po ang natahi ng aking sewing machine. Bali, pangalawang sewing machine ko na nga po ito. Dahil yung nauna po ay sumuko na nga po siya sa sobrang tagal na nga po at sobrang dami na pong natahi noon. Ito nga po pala ang aking sewing machine na nakatutulong po para kumita po ako ng kahit kakaunti. Paano naman po ako natutong manahi? Siyempre, may YouTube naman po. Kaya naman po pinanood ko na lang po kung paano gamitin itong mini sewing machine. Yun nga pong una kong ginamit ay yung mas maliit pa dito. Na worth 250 pesos lang po na nabili ko po naman po sa Shopee. At nung natutunan ko na pong patuloy na magtahi, ay agad naman po akong bumili nitong medyo malaking sewing machine. Pero mini sewing machine pa rin po ito dahil hindi naman po ito high speed. Yan, ipapakita ko po sa inyo
kung paano po ilagay itong sinulid at paano po ito simulan para makapagtahi po tayo. Yan, i-zoom ko po para makita po ninyo mabuti. May mga number naman po ito kung paano nyo po ilalagay yung sinulid. At meron po tayong, yan, yung tinatawag po na wheel sa gilid. Ibababa lang po natin ito ng bahagya para naman po itumaas po yung ating karayom. Ayan na nga po. At ipapasok na po natin itong sinulid. Meron nga rin po pala itong LED light na maliit lang po, o ilaw para po sa mga kung hindi nyo po masyado makita yung paglalagay ng sinulid, pwedeng-pwede nyo po itong magamit yung ilaw na ito. Napakalaking bagay po nito, mga kamami. At ayan na nga po. Ipapasok na po natin itong sinulid sa karayom. Medyo mahirap na nga lang po dahil medyo sumasakit na rin po ang ulo ko ngayon. At ito nga po nasa ilalim, ito po yung tinatawag na bobbin. Ito po yun. Ito nga po yung bobbin case. Wala na po siyang laman dahil kinuha natin yung bobbin. Ito po yung bobbin wheel. Ayan, kailangan po ay paloob ang sinulid. At hahatakin po natin yung nasa itaas na sinulid para po umangat naman yung sinulid sa ilalim para po lumabas. Ayan, iikot po natin yung wheel tapos hahatakin po natin yung nasa taas na sinulid para tumaas po yung sinulid sa baba. At nahulog nga po ang aking cellphone. Sorry po. Ayan, at nailabas na nga po natin yung sinulid. At iikot po natin ng kaunti yung sinulid sa taas para hindi po masyadong mahaba yung ating pagkaka. Ayan, tapos na nga po mga kamami. At na close na nga po natin yung bobbin case natin. Meron nga rin po pala ito mga number. Ayan. At meron din po ito mga 12 stitches kung saan pwede nyo pong iba-ibahin yung stitch ninyo. Ayan, itataas nyo po muna itong karayom pag bago po.